Okay, so today, December 7. Hinihingal na ako. So, andito ulit ako sa Ortigas and meron ako dito ipapalo up. After ko dito, pag may oras pa pupunta ako na GMA and yung mga envelope na kailangan ko ipalo up, andito na. At kung shaky, grabe guys, hinihingal na ako. Yung pants ni Ate Girl, ayan. Yan yung bet ko. Yan sana yung aura natin sa bagong taon or Pasko, kasi hindi ko siya magagawa kasi kailangan naka skirt si Kuya. So yan. Nakaka-lurks. Yan siya. May titingin na nila ako. Ano ba? So guys, tapos na. At nakapunta na ako na GMA ng Ortigas. So, ang mangyayari, yung mga kailangan ko, puro follow up na naman yung withholding. So, ngayon, saktong 12 na. At, meron daw isa dito sumilip. So, maaga siya masyado. Pero, ang book naman nila is, 1 p.m. So, expect natin na madali lang to kung si sir yung patog. Pero pag iba, minsan umabot kami 7 p.m. At yun, nakuha ko na yung check kay lahat. Except yung sa GMA. So yun lang. Tapos guys, yung ito, itsura ko. Pawis talaga ako. So mapapalit pa pala ako ng damit. At ayun, magbibihis lang ako after na to kakain. So bumila ako ng siomay. At dito na ako kakain. Tapos kikiam. Meron naman akong tubig. So yun lang. At yun. Papalit na ako guys. Pero yung ipapalit ko, bench din. Pero letter B naman. Ito kasi, I like pizza. So ayan ay itsura ko guys. Pag nasa Ortigas ako, sobrang init. At yun. Later guys. Ayusin natin to. Tapos na importante, nakapag-gasa ako ng aircon. Para pag dumating sila, malamig na. At yung manager ko, possible na pumunta siya dito. Kasi, para magkaroon ako ng kapalitan at ma-deposit yung dapat i-deposit. So yun lang. At kung hindi man, baka kinabukasan na to. Tapos yan guys, tinirintas ko yung buhok ko para hindi sabog yung pagkakakulot. Kasi ang gusto ko dito kapag basa, maganda yung kulot niya. Pero pag natuyo, bumabalik siya sa dati. So yun lang. Well guys, tapos na yung show, may dami kong gutom, kain tayo. Tapos yung sausawan ko maanghang, grabe guys, yung 50 pesos mo pag bumili ka ng gulaman, 15 pesos plus show may 30 pesos plus yung rice 10 pesos, so lampas na ng 50 yun. Kaya ang ginawa ko, siomay with rice lang yung kinuha ko kasi may tubig naman ako. Tapos para hindi ako mabitin sa siomay kasi minsan bitin, bumibila akong kikiam o kaya ng eto, yung mga squid ball. Tapos hindi siya yung tipo ng niluluto, tapos yung sausawan, yung ginaganon, nilulubugan. Meron silang lagayan ng sauce, doon ka lang kukuha. Then meron silang container or yung glass
doon nakalagay yung tinitinda, nakasara siya, so masasabi naman natin na okay siya, na malinis, tapos meron siyang permit to prove na pwede siyang mag-operate na magtinda ng ganito. Hindi siya yung katulad nung sa labas na tulak-tulak. Karamihan ng bumibili doon, GMA. So, yari sila kapag merong sumakit yung tiyan. May ganito sa amin guys, pero hindi ako bumibili. Kasi yun yun. May sausawan, tas sausaw kain. Hindi ako bumibili doon. Kasi, given naman na uso yung HEPA. So, ito. Yung pagkakagawa nito, hindi ko alam. Kasi, diba, binibili lang to, nakabalot, lalagay sa stick. Ang presyo niya, guys, 12 pesos. So, yun siya. Kasi, saan ko yata magmukbang sa inyo? Napit na mag 12:30, so anytime meron na rin darating 10. Next na to, behind the scene. Tapos kung makakapagpag-greet ako sa kapatid ko, papag-greet ko siya. At yun, hindi ko rin alam kung maaga to matatapos. Kung maaga to matatapos, ako yung magda-deposit. Pero kung hindi, baka dumating yung manager ko. Pag hindi ako nakapag-behind the scene, hindi ako napagpag-greet. Alam nyo na yun guys, andito sila. So yun lang. Nagpalit na rin ako ng damit. So, hindi na siya basa. Mas light na to. Light gray. Kanina kasi dark. So, yun. Laki ng tiyan ko. Kain pa more. Thank you.
guys, kulot na. Na ano na ano. Kung kailan nakaalis na yung artist, tsaka tayo nakapag-ayos. Tapos ayan, chine-check ko na yun. Dalawa yung isa dyan, isang pole kasha naman. At ito, kailangan itong balutin itong plastic cover. At sana maayos ko siya ng maayos. At yung mga basura guys, inayos na nila. So, papatay ko na lang itong ilaw at yung tubig. Lock muna natin ito. So, yan. Kasi mga extension nakuha ko naman. At na-issue ko na yung OR, okay na siya. Tinanggal nila yung humidifier. So, yun. Active sila. Kasama ko guys si Golden. So, about yun doon sa album niya. At yun lang yung pwede ko sabihin. Pero kasi hindi ko alam kung kailan siya ilalabas. And sa susunod, makakasama ko ulit sila. Hindi ako na nga pa-shoutout kasi ayun, after nito, may next pa siya na pupuntahan. So, busy siya. And yun guys, at next nito, closing. And ayan, papakita ko sa inyo paano gagawin ko dito ha. Tapos, antayin ko na lang yung kukuha. Alas 7, pipick up ito. After nun, uuwi na ako. And bukas, Sunday, maaga ako, 7:30 a.m. Dapat nandito na ako. Hindi ko alam kung ano yung shoot, pero ibang tao siguro yung magsushoot niya. And yun lang guys. Sasabihin ko na to, i-re-report ko na yan. Then, sana magawa ko to na tama. Yung suggestion ni Kuya yung gagawin ko, tama naman kasi yun. Kasi warehouse siya. So, yun. Yung gagawin natin, and yun lang. Sabaw na ako guys. Pero, tinirintas ko yung buhok ko guys, kaya ganito siya. Pero kung hindi ko siya tinirintas, magiging parang buhagag siya. So, ayan. Permanent na yung kulot ko. Pero, ginanyan ko lang siya para maging wavy siya na mas makapal. So, yan. Ngayon ko lang tinanggal yung tali ko magbula kanina. So, yun lang. So, yun guys. Patay na itong kuryente dito sa may paanan yan. Yung bukas na lang yung aircon sa harap. Yung itong tubig, yung banda doon, tsaka itong nasa likod, nakababa na yung breaker. Yung huling breaker na tatanggalin ko, itong nasa harap. Tapos, yung tubig, ilaw, sarado na. Yan. Humidifier. Yan. Last na tatanggalin ko, aircon, tsaka itong aircon, tsaka yung doorbell. So, yan. Pinunasan ko na lahat. Wala naman na nakabukas, tsaka yung mga pinto, sarado na. At yun. Sabaw na sabaw tayo, bes. Pero hindi ko alam kung anong ganap, bakit kailangan ganun kaaga. At hindi ko rin alam kung hanggang anong oras kami aabutin ng Sunday. Pero sana next Sunday, wala akong pasok kasi birthday ng kapatid ko yun. So magti-treat siya Saturday or Sunday. So kailangan makauwi ako ng maaga para makakain kami sa labas. So yun guys, hindi na ako haggard, as in tuyo-tuyo na yung mukha ko. Ngayon lang ako naging ganito. Kanina haggard eh. Tapos ayan o. Kulot-kulot pa yung buhok ko. So yung tali ko, hindi ko alam kung saan ko nailagay. Kaya goma lang. Ayan o. Diba? Nagmukhang makapal yung buhok ko compare nung dati. So yun lang yung reason guys. Bakit ako nagpakulot. Para anytime nakaayos agad ako, tatali ko lang siya ng ganito. Bagong look na siya. Compare kapag ka kasi straight yung buhok ko, bagsak. Halata yung buhok ko na manipis. So, numipis yung buhok ko nung nagpagupit ako dati sa bakla. So, hindi siya ganun ka-okay. Mabigat yung kamay niya, tapos nagtikwasan. Hanggang sa si mama na lang yung nag-alaga ulit ng buhok ko, guys. So, si mama ang nagugupit sa akin. At, ayan, nagkukulot. Yung last na nagpagupit ako, maganda rin yun. Yung sa amin, magkapat ng simbahan. Maganda siya magkupit. Pero yung pinaka-unang-unang pinagpagupitan ko, tsaka siya. So yun lang guys, update ko na lang pinaka-last. Kapag dumating na ito, magpipick up. Sana dumating na siya kasi gusto ko nang kumain. At yun, buti na lang meron akong tubig dito. So yun lang guys, ito yung pipirmahan niya. Tapos ang dumi na ng damit ko. Ay, nakakalergy. At yun, Saturday, Sunday. Grabe yung mga pinasok ko guys, hindi siya ganun ka-straight.
di compare nung dati. May mga months talaga na hindi mo masabi yung flow. So, yun. Sana makapagbigay ako kay na mama. Plus yung tubig, guys. Inaantay na ako ng tubig. At yung kapatid ko, yung hiling niya sa akin. Yun, ibibigay ko yun sa kanya. Plus yung Santa Claus ko, guys. Siguro, babasagin ko na siya. Kasi kailangan na. At yung mga inaanak ko, lalagyan ko na lang yung ampaw ng pera. Then, okay na siya. So, kung hanggang kanino sumakto yung pera ko, yun lahat yung mabibigyan ko. Pero kung hindi naman umabot yun sa lahat, next year, guys. Next year na sila bumalik. Nakakaloka. Basta, guys, pagka gantong Pasko, ang priority ko, sina mama, daddy, kuya, yung kapatid ko. Then, yung mga anak ng kaibigan ko, since high school yan. So, yun. Sila yung pinapriority ko kasi mababait yung mga bata na yun. Pero yung mga sa amin, on the spot lang magmamano dahil December na, hindi ko sila iniintindi. Kasi gusto ko, matuto silang magmano, may okasyon man o wala. So, yun. Kaya yun. Eh, sabi ng daddy ko, turo naman daw ng magulang yun eh. Kaya magalit ako sa magulang, huwag daw dun sa bata. Kasi hindi nga daw nila alam yun. Kasi iba, high school na hanggang ngayon hindi pa rin marunong magmano. So yun lang, nakakawalang gana lang silang intindihin sa Pasko. Kasi hindi na bilang ninang yung nakikita nila sa akin eh. Kumbaga parang naglalakad na pera. Alam nyo yun. So yun, and yun guys, yung behind the scenes, sobrang konti lang. And di ko nga alam kung ano itatitle ko rito. So yan. Matagal ko na sila guys na kasama. GMA Records yung nakasama ko kanina. So, iba pa siya doon sa GMA Network na nakakasama ko. Yun. Sila, kilala na nila ako. At alam nila na ako ngayon sa counter lahat-lahat. So, yun guys. May position ako. Tapos si Sir Chris, si Direk Chris. Siya yung ambassador ng Nikon. Sa wakas guys, meron akong picture kasama si Sir. Tapos ipapakita ko yun kay Sir Japs kapag nag-rent ulit sila dito. Si Sir Japs guys, siya din yung nagtuturo sa akin sa shoot. Pero hindi as in totally lahat ituturo niya. Limited lang din. So kung na yung tanong ko kung ano yung naguguluhan ako, siya yung sumasagot. Then kung papaano, kailangan ko daw yun i-apply sa sarili ko. So, kung gusto ko matuto, syempre, mag-enroll ako. Pwede sa kanya, pwede din sa iba. Pero syempre, doon ako kay Seth, diba? So, pag nagkaroon ako ng time, mag-enroll ako kay Sir para hayahay na, no? Tapos, sana magkaroon ako ng lakas na loob mag-exam kasi yung mga tinuruan ko dito sa Ilaw, lahat sila pumasa. Tinuruan din yun ni Sir doon sa photography. Plus ako, tinuruan ko sila sa Ilaw. So, nag-tandem kami ni Sir Japs na kapasa naman yung mga yon, yung mga tinuturuan niya. So, sana ako din lumakas yung loob ko, tsaka sana makapasa ako. At yun, mas confident pa yung si na M sa akin na, ate, ano ka na, enroll ka na, ganyan. Kaso hindi nga ako marunong mag-edit, yun yung kinatatakutan ko. Pero sa shoot, medyo okay na ako compare nun dati. So yun lang, at more on photography pala ito guys, more on sa work ko. Tapos kung bakit ko siya sinishare kasi para malaman nyo na dito sa lugar na to mayroong studio. And hindi ko pinagyayabang na, hey, eto may kasama akong artist. Nope, artist man o hindi, yung kasama ko, meron akong behind the scene. And ginawa na rin yun ng manager ko, nagpa-behind the scene din siya sa akin dito. Pinost naman niya yun sa IG, ganyan. So yun. Naantay ko na lang yung magpipick up. So yun guys, tapos na at na-pick up na nila. So patay na din tong breaker, lahat-lahat. Pati yung andoon, tsaka to, sarado. Yung saksakan, okay na. So ayan, umulit lang ako guys kasi para sure. Tapos yung pinirmahan nila, nandoon na sa May Kulay Green. Yung ID, andito na. At yun, okay na siya. Wala mang naiwan at pina-check ko rin yung laman, okay naman na siya. At yun, so para alam din nila, at naka-plastic na rin yun. So maayos lahat to guys. So yun, at dito ko na ini-end yung vlog, sana nag-enjoy kayo. Yung tubig ko, umaapaw na, so kailangan ko na itong inumin. So yun guys, see you tomorrow. Bye! Good night!